Hello mga kaibigan, nandito na naman tayo ulit sa aking channel, Marky Vlog TV. So, tuturuan ko kayo ngayon kung paano magbayad ng PLDT Fiber using GCash, GCredit. So, kung wala kang pera, yun ang gamitin mo pang bayad. So, open natin ang GCash, then input natin yung 4-digit PIN nyo. So, then, next, click natin yung credit. So, ayan ang credit ko. 3,000. So, yan. Pwede natin ipambayad yan sa mga bills payment. Tapos, hanapin natin yung PLDT. Kung PLDT fiber ka, so, yun ang hahanapin mo. Yung PLDT. Hindi PLDT landline. Hindi rin PLDT Ultera, kundi PLDT lang. So, yan. Gagawa muna ako ng save billers. Isisave ko muna yung billing account ko para sa future na pagbabayad ko, nakasave na talaga doon. So, input muna natin yung account number natin. Then, next, yung telephone number. So, nilagay ko na lang siya sa notepad para madaling tandaan lagi. Yan. Then, Gmail. Kung ano yung niregister nyo nung kayo yung nag-apply sa PLDT. Then, dyan makaka-receive din kayo ng mga billing statement sa Gmail na ilalagay nyo or email. So, pangalan ko. Yan. Then, oops. Hindi pa pala pwede i-next. So, maglalagay tayo ng set reminders. So, first of the month or second of the month, nasa sa inyo na yon. Then, click nyo next. Save nyo na yung biller's detail. So, para every time na magbabayad kayo monthly, nakasave na yung info nyo. Then, click natin ulit yung biller's, yung nasave natin na biller's detail. Then, yan. Magbabayad na tayo. So, input natin yung amount. Kung magkano magbabayad natin. So, 3,000 ang nilagay ko. Then, click nyo lang yung next button. Then, ayun. Nakikita nyo, GCash tapos GCredit. Click nyo yung GCredit. Then, next. Then, confirm. Antayin lang natin matapos. Oops. GCredit limit. So, yun. Pumalpak tayo sa una. Oo nga pala. Lagi nyong tatandaan na meron yata silang charge na 7 pesos kapag nagbi-bills payment kayo. So, babalik tayo. Back natin. Ito. Then, a-adjust ko lang yung amount to pay. So, imbis na isasagot ko siya ng 3,000, gagawin ko na lang na 2,990. Yun na lang ang ilalagay natin. Then next. So, click ulit natin yung GCredit. Then, confirm. So, kapag nagbabayad nga pala kayo dito, within 24 hours siya nagre-reflect sa PLDT billing statement nyo. So, hindi siya agad-agad. Guys, ha? Then, mag-save na rin kayo na screenshot para at least kung merong problema, pwede nyo pa i-re-report yun. So, yan. Nakalagay, payment received, PLDT. So, 2,990. Then, click natin yung credit ulit. So, kanina 3,000 yan. 3 pesos na lang ngayon. Then, sa mail, makikita nyo doon
nag-successful yung ating pagbabayad sa PLDT, then may charge na 7 pesos. Then back natin. Then papakita ko yung G4S ko. So dito sa G4S, collect nyo lang yung mga points na makukuha nyo dito, lalaki yung puno nyo. So then sa G-score, ayan po yung G-score ko, 535. So naka-limit ako ng 3K. So guys, hanggang dito na lang. At sana nagustuhan nyo ating video tutorial. Kung nagustuhan nyo, like and subscribe po. Then hit the bell icon para lagi kang updated. Bye-bye!